Welcome to my gang. So ayan guys, hello mga lalabs ko dyan. Welcome sa aking vlog. So ayan mga lalabs, turuan ko kayo kung paano gumawa ng table centerpiece for christening. So pwede siya boy and pwede rin siya sa girl. Ang ano niya, ang design. So ayan mga taralets. So ito yung mga materials na natin gagamitin. So hindi mawawala itong ating pang curly kasi ito yung nagdadala ng ano eh, kinang-kinang curl. Tapos siyempre hindi mawawala itong bomba. Tapos ito yung sa top natin. Ano to? 10 inches. Tapos mga 5 inches na balon. So sa mga mamshi dyan na kayo na bahala kung anong mga kulay na mga gusto nyo para ma ano mo siya ma contrast na mga kulay. So ayan guys, tara na guys, umpisahan natin na. So ito guys, may ano pala tayo, may loom balloon kasi yung design natin for christening. So ayan mga lalabs ha. So ayan, gawa na tayo, let's start. Kailangan eh, i-push mo ng ganito so para siya bumilog kasi pag ibumba mo kasi siya oblong eh, so kailangan natin ibilog siya ganun. So alam niyo na guys kung paano. Later natin. No, 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 no. So ito guys, ito yung sinasabi ko sa inyo, di ba? Kasi pag ilubo mo siya, ito ang kalabasan niya. So kailangan sa centerpiece bilog na bilog. So kailangan natin siya i-push ng ganito. Ayan. Hilot-hilot. Tapos bawasan mo kung malaki. Kailangan pantay siya. Ayan. So, kita nyo, ikets, bilog na siya. So, hindi katulad kanina na oblong. Ayan. So, kailangan mo siya itali. Ayan. Kailangan dalawang tali para hindi suminaw. Ayan. And another. Mga mamshi dyan, kayo nang bahala sa mga kulay ng balloon. So kayo na mag-design kung anong magandang kulay, di ba? So kailangan lang natin paliitin. Kailangan siya shuffle ulit. Ganyan guys. Kailangan magkaharap siya ha. Magkaharap. Magkaharap. Ganyan. Alternate lang. And then, another ulit. So, kailangan dito guys, mga lalabs, kailangan dito medyo malaki. So, ang pangalawa, liitan lang natin. So, let's get out. Let's get out. So ayan guys, butas. So ibig sabihin dito. So kuha tayo ng lobo tayo kasi so mag-slate natin ganyan lang siya kaliit.
Depende na sa iyo ha, sa inyo mga lalabs kung nakihan nyo ba or so, hindi pwede mawala ang ano, pagtali, char. Kailangan talaga dalawang ano, para hindi sumingaw. Ganon yon. Ayan ang mga lalabs. Ayan na guys. Kumuha na ako ng water. Sinilagay ko na para meron na siya agad pabigat. Ganun lang. Ay. Pumutok! So guys, pumutok! Walang problema. Marami tayong balloons. Mahirap talaga pag may pumutok. So, kailangan talaga ng konting pasensya sa paggawa ng balloons. Kasi hindi maiwasan, may pumuputok. Kasi may mga balloons na may lamat na talaga. So guys. Si mami nagbablog. Magulong ka. So guys, okay na lang dumiskarte guys sa pag bagay na siya. Kailangan pantay. And then, guys, ito na lang ginawa kong panalik. Yan na lang sa guys. Yan na guys ang ating pambaba. So, bubong tayo dito. And ah guys, ito yung ano niya, tubig. So, ganun-ganun bubong na lang. So, dito naman tayo sa ating yung balloon. So, banatin muna natin. Ganito kasi mga long balon. Ginagawa ko, ito yung ginagamit ko kasi agad-agad lumalabas ang hangin. Kasi itong bomba na malaki, ayaw matigas. Lagyan mo lang siya ng konting ano rito. Yan. Para panali mo siya. Yan. So, itali mo yan, guys. Tali nyo yan, mga baby loves. Para yung mga jowa nyo, itatali mo yan. So, kayo na. So, kailangan dito, ganun talaga, dalawang tali. Yan. So, yan guys, ha. Kasi ganito yan, mga lalabs. Yan, mga lalabs.
So, kuha pa tayo ng another 2 balloon. Ayan. So, guys, ang init. And yun na. Kili-kili. Dark. So, another lobo. I forgot talaga. Alam niyo na, kailangan talaga siya i-ganyan. So guys, kasi ito guys, pamatong lang. So kailangan liitan lang natin. Parang ano lang siya. Tayo. Guys, nasa storage box kasi yung ano, panali. Yun kasi pinatungan ko ng cellphone pang vlog ko. So, ayan. Dito na lang tayo kukuha. Kasi pwede naman kahit anong panali. Nylon. Kung wala pala ng panali. Yung sinulid sa balon. Pwede naman. Mga ganito. Kakapit din yan. Ayos-alos na. Mga lalabs. So, pwede naman i-alternate. Yan talagang design niya, love. Mga baby lamps. So, ayan na siya la, mga lalabs. Pang christening natin. And then, another lobo ulit. Dalawa. Lang natin yung mga lalabs. Dito siya ilalagay. Hilutin. Kailangan pantay na pantay talaga mga chismosa. So, dito yan mga lalad. So, mamaya ko na ilalagay kasi gagawa pa tayo ng malaki nito. So, tara na. So, yung ating pangkat. Kita na.
So itali natin, tali-tali lang. Ayan. So ganyan lang, mga baby. Ito kung nakita niyo to, merong ganyan. So, ganyan siya. Yung dulo ng long balon. Itali niyo na lang 'yan, yung ganyan. Pero na yan. Ayan. Oh, diba? Ang pangit. So, kailangan may apat siya na balon dito. Lalagay natin ito. Yan. Pinag-alternate ko lang yung kulay niya. So, ayan ang mga baby loves. Done na tayo sa ating table centerpiece. Yan. O, diba? Guys, nagustuhan niyo ba? Ang ganda, no? So, ngayon, ating basaan yung kinibili ko. Lagyan natin ng mga maglas lalo siyang gumanda. So, tatlo kasi ganun mo yan. Kasi curly mo yan. Mga lalabs. Ngayon, curly mo yan. Yan. Diba, kung napanood nyo yung mga vlog ko sa pagturo ng balon ko, hindi pwede hindi nawawala yung ganito. So, kailangan meron siya. Kasi dagdag decoration din siya. Dagdag maganda kasi siya. Ayan ang mga lalabs ko. Done na si Venus. So, ayan na guys. So, ilagay na lang natin dito, ha. So, dito natin yan ilagay. So, ano lang natin. Kunting. Yan, ipapasok lang siya. Yung gitna niya, ipapasok. Yan. Yan ang mga lalabs, ang aking balloons na table centerpiece. Sana ay nakuha nyo, ha. So, kung hindi nyo pa na get, so ulitin nyo ulit yung video ko ulit. So, para hanggang sa makuha nyo siya, yung technique. So, basic lang ito mga Marge. So, ayan mga lalabs. So, hulaan nyo kung anong design to na ano. Para siyang yung pacifier ng baby. Yes, ganyan siya yung ano niya style. So, ayan na lalags. Tingnan nyo lang aking gawa. Ayan. Ayan. So, yun lang mga baby lads. Thank you for watching sa aking video.